everyone, welcome to my channel. And for today's video is may share po ako sa inyo na napakagandang bahay. Ito po yan sa Sabella, no? Ang developer is My City Homes, located here on General Trias, Cavite, very near Tagaytay. Diyan lang po sa highway mismo, alright? So, mga 15 minutes going to Tagaytay, then along the highway. So, this is it. A single attached house, no? Napakaganda po. Is 81 square meter, lot area is 100 square meter. This is the model house po na papasukin natin. Yan po si Calista. Alright, Calista model house. So, kung makikita nyo po guys, napakaganda po ng location na subdivision natin. High-end po siya, no? So, it's a gated subdivision. Magandang location. Mahangin guys, actually, it's about 4 PM right now. Mababating yung weather. Napakaganda po and napaka-presko. Alright, so papasukin natin ngayon is model house. So, upon turnover po, wala po yung mga gamit sa loob. Pero yun po is meron ng mga pintura. Then yan, kung ano po yung nakikita nyo na dyan sa labas, ganyan na po magiging itsura na. So yan, ikot po kayo doon sa may labas muna. Then papasok tayo sa loob. Alright, unahin natin labas. So, sakop ng property guys is dito. Yan, so 100 square meters po yan. Alright, tapos hanggang dito. Hanggang doon sa dulo. So kasha po, car, motorcycle, bike, yan. Tapos may garden ka dyan sa gilid. Then ito guys, kasama na po yan ah. Upon turnover yan, yung mga pintura dyan. Then ito po, yung sa mga sliding natin na windows. Yan. Ito po yung mga pintura dito, kasama na po yan. Upon turnover. Tapos ito po, yung lupa na to hindi po kasama. So, ito po, is part po ng property nyo. Pero yan, depende sa inyo ano pong gusto nyo gawin. So, majority po ginagawa yan. Tinataniman nila. So, it depends upon the client. Pero ito po, sakop nyo po yung property. So, malaki po. Actually, 2 meters. Oh. Tignan nyo, 2 meters yung lawak dito sa lot natin dito sa likod. Alright. Yung setback natin from the fence. No? Alright. Tapos, ito guys. Ganyan, meron kang sink dito. Ayan. Tapos, tignan nyo naman. Napakaganda ng pintura. And hindi po gawa sa precast ito. Talagang ginawa ito through hollow blocks. No? Kaya solid ang pundasyon nito guys. So yan po siya. And upon turnover, kung mapapansin nyo yung mga window natin, meron siyang grill sa loob for additional safety feature din. So kasama po ito mga pintuan natin. So, hanggang dito yung sakop ng property. O ganyan, no? So ganyan po yung sakop ng property natin. Alright, so ngayon guys, naikot ko naman kayo dito sa likod. So pupunta naman tayo dito sa, actually dito sa likod ang lawak niya, no? Malawak siya guys. Pwede nyo siya actually extend. Gawan pa ng kwarto or parang kitchen area, mas malaki. So yan, depende po sa inyo if what do you want to do with the property. Alright? So pasok tayo sa loob para makita nyo naman yung sample kapag tinurn over, kapag inayusan nyo yung bahay or dressed up unit. So yan, tara pasok tayo guys. Alright? So yan, ito agad yung bubungan. So kung makikita nyo guys, yung bintana natin dito is may grills for additional safety feature. Kasama na po yan upon turnover, no? Yan. So pag inayusan nyo yung bahay, ganyan na po. Napakaganda guys, no? Napakaganda. Napakalawa actually ng living area nito, no? As yan yung dining area doon, yan. Kapag turn over guys, ready na to mga pintura, no? Yan. Then sa sahig, may two options kayo, pwede na makinis lang, pwede rin na may tiles. So depende po sa inyo, iba gusto makinis kasi sila yung may tiles sila na gusto, iba gusto may tiles na. So this will depend kung ano po yung gusto nyo. Alright, tapos yan guys, kung makapansin nyo, ang lawak nyo guys. So tara, yan. Upon turnover guys, meron na rin tayong paint sa ceiling, no? Then yan, ganito po yung ginawa nyo dito sa living area.
Napakalawak. May chandelier pa dyan, no? Ito yung CR sa baba. So, ito guys, good for mga elderly with the family with elderly, mga lolo lola na hirap nang umakyat ng hagdanan. So, meron siyang kwarto sa baba. So, di ba? Hindi na sila kailangan umakyat pa sa taas para sa kwarto. Yan. Meron ka dito ang kwarto. Napakalaki guys. Kasya yung kama, cabinet, kung ano yung gusto mong gawin, lagyan mo dito ng TV. So, very good tong property na to. Ano? For single attached. Kasama na rin itong bintana, may grills. No? Napakaganda guys. So, tingin naman tayo dito sa my kitchen area. Yeah. So, ganyan yung ginawa guys ni developer na ayos for the dress-up unit. So, ginawan po dito ng dining area. Kung mapapansin nyo, hindi siya masikip guys. Ang lawak. Tapos yung bahay na to is napakaraming bintana. So, buksan nyo lang po yan. And ang area na to napakahangin lalo pag hapon, gabi. So, parang nasa Tagaytay. So, ang circulation ng hangin sa loob ng bahay mo, napakaganda. Napaka-presko. So, yan. Ito po yung sink. Yan, ginawa ni developer. Yan. So, depende po sa inyo what do you want to do. Ito yung parang ginawa lang lutuan. Yan. May mga, napo tayo dito, window. Window here. Alright. So, yan. Dito naman guys, sa CR. Ito. Ito po yung CR guys. Yan. So, yan. Kung mapapansin nyo guys, ito po. Yung bowl. Yan. Ito po yung sink and the shower. So, upon turnover guys, may pintura na po ito. May shower, may bowl, may sink. So, may tiles na rin po ito. And ready na po lahat ng electrical niyan. May switches for light. Lalagyan mo na lang ng bumbilyas. So, dito guys, ang papansin nyo, ready na po yung mga electrical nito. Yung mga bahay natin dito. May ceiling na, ready na yan. Lalagyan mo na lang ng ilaw. And ito po is modern na yung type ng electrical natin. Tinan nyo naman guys. Upon turnover, meron ka ng ganitong klase. Press. And high-tech yan guys, oh. Diba? Yan yung sa electrical natin, oh. Ayan, oh. Diba? Ang ganito, oh. So, wala ka ng worries sa electrical dito. Tapos, ready na. Yung mga sa gripo, linya ng kuryente, linya ng tubig, no? So, upon turnover, yung hagdanan, kasama na po ito. Tinan mo naman. Bakal po yan, matibay. Ito, kahoy. Yung sa ilalim, bakal. Alright? So, akit tayo sa second floor para makita nyo yung unit na ito. So, dito sa taas guys, kung mapapansin nyo, meron tayong tatlong kwarto. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, meron tayong tatlong kwarto dito. 1, 2, and 3. Napakalawak guys. With CR pa. So, upon turnover, ito, wala pa pong mga partition. Alright? So, ito po kaya po siya mas affordable dahil ito, pag turnover, wala po siyang partition, yung kwarto. So, isa lang po siyang hilerang ganyan. Naka-ready lang po yung mga electrical niya. Tapos, nakakinis with paint yung cement dito. Then, yung with paint yung sa taas, sa ceiling. Okay? So, pondahan muna natin yung CR. Okay. So, ito po yung CR, guys. Yan. Napakalaki. Yan. Ayun naman. Hanggang dito yan, oh. Oh. Pang-selfie ako, ah. So, ganyan kalaki yung CR, guys. Kasing laki na ng kwarto. Grabe, na. So, yan. Upon turnover, meron na pong pintura dito. Meron ng shower, may bowl, may sink, no? Kasama na po yan. So, approve na approve to, guys. Ayun. Ito po yung kwarto na isa. Ayan, bawa, meron pang dalagang anak, no? So, ayan, napakalaki actually, guys. Yan, tinan nyo naman. Ang taas pa ng ceiling, no? Tinan nyo. Parang artistahin ang dating ng bahay na to. Tinan nyo. Pag turnover, kasama na rin po itong mga window. So, buksan mo lang yan, guys. Naku, napakahangin na po yan. Kasi yan yung kama, oh, kasyang-kasyang, laki. Then, kapag napansin mo sa quarter dito, ang lalaki ng size. So, marami kang pwede ilagay na pang kikay, laptop, TV, kung anong gusto mo, entertainment. So, pasok na pasok po ito. So, tignan natin yung pangalawang kwarto, guys. Yan. So, syempre, meron tayong mga nagbibinat ang anak. So, ito naman, guys. Meron siyang solo ang kwarto. Yan. So, kung papansin mo, napakaganda ng kamang ginawa. Ganyan yung sinuggest ni developer. Ganyan yung design. Actually, ito, vinyl ito para makatipid ka. Ayan, no? Mura lang sa Shopee, no? Check nyo. Ito yung mga cabinet. Yan. Ganyan gawin yan. At high ceiling yan. Ang taas, guys. Yan nyo. Tapos ito, bintana. Yan. Actually, yung laki ng kwarto na to. Kumbaga sa condo, ano na to eh. Parang studio type na. Tinan nyo. No, laki yan. Diba? So, approve to, guys. Maganda. Ready na rin yung mga electrical. Okay, no?
So, tingnan naman natin yung master's bedroom. So, ito po siya. Is the master's bedroom. Yan, napakalawak, guys. Napakaaliwalas. Yun naman yung lawak ng kwarto na yan. Yan, o. Yan, o. Oh. Diba ang laki? Lawak, o. Oh. Grabe. So, dito kayo, si Mr. at si Mrs. nandyan. No? Naglalaving-laving. Ito po yung inyong bintana, no? Buksan nyo lang yan. Dati napakahangin na po at presko dito na bahay nyo, no? So, yan po yung itsura dito, guys. Kasi napakaganda rin. Yan, oh. Tinan nyo naman. So, that's the tour of this master's bedroom. Actually, dami nyo pwede ilagay na gamit dito. Napakalawak niya. Yan, oh. Diba? So, that sums up the second floor tour of the Catalina Model House. So, yun guys, kung palagi ko, kung nagustuhan nyo siya and gusto nyo kumuha ng ganitong klaseng house, so, meron po siyang for pre-selling, meron pong ibang for RFO, yung, so, and inquire lang po kayo sa akin and for schedule of 3P para ma-assist po kayo if you want to get this kind of house, no? Located here on General Trias, Cavite, alright? So, mga advice ko to sa mga big families out there na gusto ng high-end subdivision. Napakagandang house. So, affordable siya actually, no? Para sa laki niya at ganda niya. Then, maganda pa yung subdivision. Tapos yun, ang ganda, lapit sa may Tagaytay. So, yun. Kung nagustuhan nyo siya guys, ma-advise ko po siya sa inyo. And yun. Inquire nyo lang ako, sagutin ko kayo through Viber, WhatsApp, or Facebook para ma-assist ko kayo dito. So, kung nagustuhan mo yung video, huwag mo na makalimutang i-like, share, and subscribe our channel for more videos, no? So, yun, hit mo rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga videos nating paparating. And yun guys, once again, this is John Critch, and salamat po sa panonood, and see you in the next vlog.